Welcome to my channel, Accounting and Motivation. Magandang araw sa inyong lahat. So hopefully, makatulong sa inyo ang video na to. Ngayon naman, papasukin natin ang Financial Statement Consolidator from Central Office. Okay? Making sure na always parating updated yung kukunin yung consolidator na manggagaling sa Central Office. Para kasi, pag may additional na codes, may lalagay nila doon, may update. So pag nagkaroon ka kasi ng problema, may old codes ka, tapos hindi yun ang nakaprogram sa consolidator natin, magdi-disbalance ang iyong FS. So ngayon, pasukin na natin ang FS Consolidator. FS Consolidator from Central Office. So kung makikita nyo, yan, merong data entry dito. So ito agad, makikita mo dito kung may difference sa trial balance at saka sa post-closing trial balance. So, kung meron siyang difference dito, may error siya. Tapos dito naman, kung meron din siyang difference, katulad nito, may difference siya, may error to. So, tingnan muna natin, yung mga manggagaling sa report nyo, dito yung ika-copy-paste. So, tandaan nyo guys, ang importante dito yung codes. Ito yung binabasa ng program dito. Excel file lang to na dinamitan eh. Kapag mali ang code mo, kahit tama yung account name, account title mo, mali pa rin yon. Okay, ito pwede mong pagbalibalik na rin to, pero ang susundin pa rin dito, ang babasahin pa rin niya dito, yung code. Okay, so una muna dito, division, tapos dito mga operating units. So ang mga amount dito, sample lang ha. Tapos ito, itong organization code, hindi nyo kailangan lagyan lahat yan dito hanggang baba. Kasi ang binabasa lang yan, itong unang-una. Oh, let's check. So pag nilagay mo to dito, ayun, doon lalabas yun, okay? So, ganun lang naman siya. Pag dinilit mo, mawawala siya. So, ganun din dito. Hindi nyo na kailangang punuin yan. Importante lang yung pinakauna. Lahat yan, ilalagay nyo lahat yan dito. Division office, and then mga operating units, nandito siya, sunod-sunod. Okay, importante yung codes. Kahit naman maglagay kayo ng total dyan, dito sa ilalim, kahit may total siya dito, kung wala siyang code, hindi siya mababasa. Yan. Okay. Yan. Hindi yan mababasa kasi wala naman siyang code na nakatapat. Kaya, tandaan nyo yan ha. So, kaya pag meron kayong baguhin, nagkamali nyo ng code, pwede nyo i-delete yung code dito, din palitan nyo ng tamang code, mababasa na siya ng system. So, ngayon guys, labas naman tayo. Tingnan naman natin dito sa Consolidated Pre-Closing Trial Balance. Yan, mamaya na natin check yung error doon sa post-closing trial balance. Ngayon, ito na yung kakalabasan yan. So, lahat ng ano natin ay nandito. Account title, nandyan yan. So, yan yung galing sa loob. Ito, consolidated na yan. Ito may for adjustment dito. Yan, kung makikita nyo, for adjustment. And then, total. Iba lang ang design sa region. And then, division office. So, katulad nito, makikita nyo yung mga amount dito, may nakaano dyan, please don't encode this portion because automatically created from data entry. Okay, doon yung nagagaling sa data entry na nilagay natin kanina sa loob. So makikita mo, may mga accounts dito na dapat, wala na, palagal natin, ito, year-end to. Ito dapat to, cash MDS, wala na to dapat. So dapat doon pala sa pag-entry nyo sa data entry, nako-correct na para hindi masyadong maraming correction. And then, meron pa isang papakita, yung mga may debit credit. So, kung ito ay cash MDS, hindi na i-close. Ang ginagawa lang namin dito, kung mahirap nang ihabol sa report, ganito na lang yan. Dito ang adjustment yan, para mawala yon, lagyan mo negative, naka-debit dito sa adjustment, ayan ang adjustment, negative 385.08. Pang! So, mawala yan. Kaya mawala yan. Teka, kopyahin natin. Pabawasan din naman natin ang subsidy income. Punta tayo sa subsidy income. Kapag binawasan mo lang dito sa kabila, tingnan mo, meron siyang difference. So, bawasan na natin si subsidy income. Subsidy from national government. So, iba tong subsidy from other national government, ha? So, ito lang siya, copy paste, pang. Okay. So, check natin yung dulo. Wala na siya. Sa adjustment, meron ng debit, meron ng credit. And then, ang isa pang dapat na i-correct natin ay yung debit credit sa trial balance. So, isang side lang dapat meron yun, hindi dalawa.
So, since hindi may iwasan yun, since consolidated kasi ito, so dapat doon, i-net natin siya. Kung saan side siya dapat nakalagay. Hanapin natin. May ginawa tayong sample dito. Yan. So guys, kung mapansin nyo, ang due to GSIS, due to pag-ibig, due to PhilHealth, meron siya naka-debit, meron siya naka-credit. Usually, naka-ano to dapat, naka-credit. So ngayon, tatanggalin natin siya sa side ng debit. And then, pag tinanggal natin yan, babawasan natin yung sa ano, babawasan natin yung sa credit, parang ipag-net natin siya. Kasi since consolidated to, hindi may iwasan na magkaroon talaga ng ganyan. Okay, bawasan natin to, negative 0.82, 0.90, 0.09. Mali. O, pag mali ka dyan, may malansa din. 0.09. Tama ba? O yan. Negative 72.55. Negative 127. Okay, so wala na siya. Then, i-credit din natin. Para lang mawala yung sa side na yun. So, mag-net yan, mababawasan yung dito sa kabila. Okay? And then, check ulit natin yung ilalim. So, mapansin nyo, guys, dito wala siyang difference. So, ang adjustment lang niya, itong total lang, ano, di ba? 666.72. So, okay na tayo dyan. Sa trial balance. So, yun lang ang error na pinakita ko. So may usually may mga iba namang error diyan sa itong sa post closing trial balance, may error 'yan. Kaya 'yan may balance diyan. So dito ipakita natin sa trial balance, meron siyang abnormal accounts. So ito, 'di ba? May debit, may credit. Pero ito, post closing trial balance ang may error. Kahit baguhin, kahit i-adjust mo to dito, hindi to ma-detect. Kasi iba ang formula ng pre-closing trial balance kumpara sa post-closing trial balance. Sa post-closing trial balance, pinag-a-add minus niya yung income mula sa subsidy from national government at saka yung income less yung mga expenses. So kung meron ka dito sa credit side ng expenses, hindi yan makukuha. Hindi yan mawawala doon sa post-closing. So, ang gagawin mo lang yan, papasok ka dito sa post-closing trial balance, dito mo siya ibabawas. Diba? So, nakita mo yun, may difference ba tayo dito? Post-closing trial balance, 4,279. Oh, yan yun. Yan yung difference. Okay? Dito may babawas, i-debit mo, then, bam. Wala na. Kita pa rin siya, pero pag tinignan mo dito sa ano, sa harap, dumoble. Hindi, dapat pala negative, di ba? Babawasan mo siya. Okay? Bawas. Enter. Okay, so meron pa rin siya, pero pag tinignan mo dito, wala na. Okay? Pero advisable niyan, dapat bago mo palang i-transfer, sa data entry pa lang, pag-entry mo palang sa data entry, ano na, ay adjust mo na kasi pag makikita mo magkaiba siya ng pre-closing trial balance kumpara doon sa adjusted talaga yung i-correct mo na bago mo ipasok sa FS Consolidator. And then, pasok ka dito sa income, pa-follow na lang naman na yan, tuloy-tuloy na yan. Makikita mo na lahat ng flow yan dito. Ang isa pang dapat na tingnan natin, Consolidated Statement of Net Asset or Equity. Okay? So ito kasi mayroong portion dito na yung beginning balance mo nagbabago. So kailangan mong lagyan ng yung adjustment dito.
prior periods ba yan o kaya other adjustment para bumangga ka doon sa beginning balance mo nung last year. Manual ang pag-ano nito, hindi ito naka-automatic. Okay? Yan yan o, may division, meron siyang all operating units. Okay? And last, ito. Ito kasing kinukuha namin, trial balance for regional consolidation. Yan. Ito, yung kinaka-copy-paste namin, papunta rin sa consolidator ng region. Simula dito, hanggang dyan, pa ganyan, pa... Okay, go. Mahaba. Yan. Kahit isama mo yung total, okay lang. Yan. So, pag may nakita mong may difference dito, may mali sa formula. So pag may mga ganun, pag may nakita kayong mga error, report nyo agad sa central para mabago, kasi medyo mahirap rin i-detect yung programmer natin doon. Marami rin namang inaasikaso, hindi lang ito yung program na inaayos niya. So tulong na rin natin yun. Yan lang naman, that's it. Okay guys, yun lang. So hopefully naintindihan nyo ang FS Consolidator. Mag-comment lang kayo kung meron akong nakalimutan or meron pa kayong pwedeng idagdag dito. So, mulit-muli kong sasabihin, hindi natin nalalaman ang lahat-lahat, subalit maaari nating ibahagi ang natatangi nating kaalaman. So, let's go. See you next time. This is a feeling, 'cause you know.